Don Juan, ano ang dapat gawin para laging positive ang mindset? All right, napakasimple. Paano nga ba? All right. Malaki kasing influence yung nakadikit ka sa mga taong negatibo. Malaki rin yung nasa lugar ka ng mga negatibo or ang pinapanood mo mga negatibo. Correct. So, a-avoid ka talaga sa negative na, a-avoid mo talaga yun. Iwasan mo yung negatibong lugar, negatibong tao, negatibong mga palabas. Okay. Malaking bagay yun. Kahit ano kasing basa mo, positive ka ngayon, nakita mo, basa ka ng positive, nood ka ng positive, mamaya, yung tatlo mong barkada, kabarkada mo pa rin yung mga negative. Negative ka rin. Malalaman mong positive ka pag unti-unti nawawala yung mga negatibong barkada. Malalaman mong positive ka na hindi na kayo nagja-jive, ayaw mo na siyang kausap. Malalaman mong positive ka pag nagtotalk siya, ini-ignore mo na lang, hindi ka na nakikipag argue or sumasali. Hindi ka na nagjo-join sa mga negatibong usapan. Malalaman mo positive ka. Kumbaga, hindi mo na siya tanggap kasi iba na ang vibratory rate mo. Iba na ang frequency mo. So hindi na nagja-jive yung negative sa iyo. Correct? So, doon mo malalaman positive ka. Pero pag ikaw nakikipagdakdakan pa rin, nakikipag-argue pa rin, pumapatol pa rin, negative ka pa rin. Tama. Pangit ka. Pangit ka rin. Hindi totoo yan. 22 to. Pating kita. Alam mo, pag gano'n, dapat ini-ignore mo na lang siya. Malaking bagay yung lugar na ginagalagawan mo, dapat positive. Yung pinapakinggan mo, positive. Yung kausap mo, positive. Yung kalubilo mo, positive. Yun. Kasi tao ka lang, mabilis kang maapektuhan, mabilis kang maimpluwensyahan.